What's up sa inyo guys, it's Chabay here, welcome back sa Kalo Hooks. At bago natin simulan ang usapang ito, huwag natin kalimutan na mag-subscribe and hit the bell button para lagi kayo updated kung may bago man akong video na ilalabas. Simulan na natin ang usapang ito. Pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at Blackwater Elite. Now, these teams have won their first game dito sa Philippine Cup and looking to get their second straight victory dito sa ating conference na ito. Pag-usapan naman natin ang performance ng Barangay Ginebra nung kanilang unang laro. Kahit walang fans dun sa arena na yon, talagang pinakita pa rin na Ginebra kung paano sila maglaro. At hindi pa full health sina Japet Aguilar at LA Tenoro, pero ang mga backup guys na sina Aljon Mariano, Prince Caperal, Scary Thompson, Jeff Chan, Jared Dillinger at iba pang players ay nag-step up para ma-fill yung gap na wala kay kina Japet at Aguilar, even though na naglaro yung both players, pero alam naman natin na wala pa sila sa kondisyon. At si Coach Tim Cone pinure ang incredible streak ni LA Tenorio. Alam naman natin na si LAA ay kagagaling lamang po sa surgery at yung appendicitis na yan medyo matagal pa pong makarecover. But LA still managed to play in that game para hindi matapos ang kanyang streak. Heading to this game, LA was not sure, pero he cleared the quarantine protocols, but there was no certainty that he will get to play against the Road Warriors. And a streak of 641 consecutive games played appeared to be in jeopardy. But Tenorio showed his tenacity by playing 12 minutes against the Road Warriors after coming to the new game with less than 3 minutes left in the opening frame. Even though he had only 1 point, pero it was a huge boost para sa Ginebra. Dahil siya nga po ang floor general ng Ginebra. Sabi ni Coach Tim Cone, you can see that LA was struggling out there a little bit. He wasn't his normal self. He showed tremendous courage for coming out and playing 2 weeks from surgery. You know, that's just him. He doesn't want to miss anything. Sinisiguro ni Cone na ang mga coaching staff ng Ginebra ay titignan maigi si LA Tenorio at laging siya check regularly sa kanyang pain. He looked alright in the game. He was just rusty. Tenorio has now played 642 straight games. He has yet to miss a contest since he was drafted in 2006. Hindi lang po si LA ang out sa condition, pati po si Japet Aguilar. Naglaro po siya ng 22 minutes sa laro. Si Japet din ay rusty rin sa unang laro. But thankfully, na-step up ito pong si Prince Caperal. At ang huge player para sa laro na yun ay si Aljon Mariano na may 20 points. Ang performance ng Blackwater Elite nung kanilang huling laro. Sa debut ng Blackwater Elite, sila po ay nanalo kontra sa Northport Batang Pier with 96-89 victory. Ang mga gumawa ng damage para sa Elite ay sina Don Trolliano, Roy Sumang at Mac Bello. The way his charges kept its composure made Coach Nash Rasella proud as they made him victorious in his first game back at the helm in the PBA. Before leaving the game in the last 4 minutes due to a rib injury, Trolliano has notched 17 points and 10 rebounds. Sumang and Bello both came off the bench to score 17 and 16 points respectively. So it was a good performance for Blackwater to start their debut. At maganda rin na sa pagbabalik ni Coach Nash Rosella sa PBA at sa Blackwater Elite, ang kanyang debut, eh maganda naman ang pinakita. Na alam naman natin na si Nash Rosella ay may experience po pagdating sa coaching. Alam naman natin na siya po nag-coach dati sa TNT Katropa dito sa PBA at nagbigay na ng kampiyonato itong si Nash Rosella sa FEU Tamaraws. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba ang success ng Blackwater Elite na yung Philippine Cup. And we'll see, may chance din sila na malalo ng championship. Like I said, lahat ng teams are back to beginning, back to the bottom. So lahat talaga may chances. We'll never know kung sino talaga mananalo, but we'll just enjoy the game and we'll see how we'll go. So ayun lang po para sa ating video. Kung may mga comment po kayo, ilagay nyo po ito sa baba. At si Kalosi po ay nagsasabi sa inyo na huwag sumuko sa buhay, laban lang, peace out. Stay safe, we can do this together.